Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Calayan Islands sa Cagayan kagabi. Dahil sa lindol, sugatan ng magkapatid na babae matapos na magiba ang pader ng kanilang bahay. Tutukan sa ulat ni CJ Turida ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dalawang babaeng magkapatid mula sa Calayan Islands ang nasugatan matapos magiba ang pader ng kanilang bahay. Nangyanigin ng 6.4 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon pasado alas 7 kagabi. Nakilala ang magkapatid na si Baby Katie de la Cruz, 13 anyos, at Carmela de la Cruz, 12 anyos. Ligtas naman ang magkapatid na agad nilapatan ng paunang lunas. Nagkaroon din ng malalaking bitak ang mga gusali ng Calayan High School, Maine, kaya ipinag-utos kaagad ng lokal na pamahalaan ang inspeksyon sa lahat ng gusali. Sa mga larawan na ipinost sa social media account ng Calayan Municipal Information Office, makikita ang malalaking bitak ng gusali. Dahil dito, sinuspinde ni Mayor Jong Llopis ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Calayan, kasama na ang mga island barangays ngayong araw, September 13. Ito ay upang bigyan ng daan ang isasagawang inspeksyon sa lahat ng gusaling pampaaralan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Ayon sa FIVOX, sumentro ang lindol 26 kilometers northwest ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 4 sa Apari at Gonzaga sa Cagayan, maging sa Lawag City at Sinait, Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Peña Blanca, Cagayan at Vigan City sa Ilocos Sur. Intensity 2 sa Ilagan, Isabela. At intensity 1 sa Kasiguran, Aurora, Candon City, Narvacan at Tagudin sa Ilocos Sur. Inaalam pa kung may naitalang karagdagang pinsala ang lindol. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.